ligaw, patakaran, estado sa buhay at trabaho, mga bagay na magdidetermina sa klase ng buhay ng bawat tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang storya at hamon sa buhay. Lahat tayo ay nagsisika para makaahon sa buhay. Ika nga, kumayod ka at yayaman ka. Sabi pa nila, magtipid ka para makapag-ipon ka. Ngunit paano naman kung ang sitwasyon ay hindi ka hinahayaang gawin ang mga bagay na to? Kung sa bagay, paano ka nga ba mag-uumpisa kung sa gastusin o pamasahe pa lamang ay talo ka na? Bakit tawagan ko sa ate? Hello? Hello? Ay, din ka na yan! Wari na! Dali, ana, diraksos! Ari naman kita sa snack ko, ay ka. Ba, mapuno na diyangan na nga ng jeep, wala ka pa diyahong! Nagubra pa ko na assignment. Ito tapos ka na, aw. Ba, nagubra ka gali assignment? Wala gid ko balaya ka ubra. Dali, ana, dara, pailuga ko dayon. Ba, tayaw ko si. Eh, same man lang to about sa pagtaas ang gas. Sige, pakadun ako da. Karoon na lang. Subong ka lang niya, hay kita mo, nang tawa bala, naglakat na niya, binayaan naman kita. Mayroon ganina para pwede ka pakailog sa akin. Pero hindi pag ilugatan ko, alang idea. Oo, ah. Ross, ga. Managlakat na, Ross. Roas ka muna, ha? Oo, no. Roas ka muna, Roas. Roas. Utan ko nga dumaloon, nakaduga yun. Maglakap, Diyos ko. Ma'am, dali lang, kid mama. Tulad ang gas ng ibang nga pasero, kung ikaw lamon, idulo ang ano kaya, how prinsesa? Wow! Char lang, mama, ulat ulat lang sa ang ibang nga pasero, kaya para makabawi-bawi mga kami sa pang gasolina, mamu? Diyos ko! Uy, abo, ako mga palang di nga makautanon ko, ito na, loos na ka mo! Ross! O, sino? Padaway ka bayad? Domera, padaway ka bayad? Ako nung... Bayad, tani, anay, bag-urita? Ha? Ano nung? Harurut! Pilagi-diplite nung, ha? 50, miss. Ayaw daw. Ah, kamahalan man sinyo, plite. Bayad kundi aircon mo, jeep. Mahal man nga daan ang gasolina, subong mismo. Nagtaas may mga daan ang gasolina ay maperdi man kami kun barato lang amon sukot mo na nga gintaas man amon kay nagtaas man ang gasolina hindi man kami magpataas ang pamasay mis kung manubo ang gasolina kami gani nga student wala gid discount bisan tani ibanan lang pulo ka piso pa lang.
May mga PWD gani nga wala gid nila ginatagaatis ka. Dugangan man abi sa iban yung mga driver, makamahalon magsukot. Ang iban gani ginapabumbon na. Wow, ano naman ato, mga tita, mga mother earth. Ano naman ilang bububumbo? Sa tuod lang balaga, pangabuhi lang ako yan, chak to, basi pabumbulo ako, ha? Ay, hindi nung ah! Oo nang, no? Tama na video driver, din na pangumbo siya. O ba, naging pili ko na lang mag-commute, kaya mahal-mahal ang gasolina. Tapos pag-abot sa pitian, mahal-mahal, mangyapon. Ito na lang hindi mahal. Ara ka naman! Kami bala, dinabasi lang din lang sa iyong kalayo o sa iyong destinasyon ang pagsukot naman sa pamasahin. Kaya kung hindi kami mag-adjust sa pamasahin, kami wala ang makaluluoy daw halos sa gasolina na nagagad po ang muling pasada. Ay di paano man ang pamilya. Ma'am, sir, may nagataas ang gasolina kay tungod nagataas ang demand ni. Mina, kung damo ang naga-consume sa gasolina, mina nagataas ang presyo. Mina man sa ang rason kung nga ang mataas ang aton mga liti. Masikaso ko lang kita ko nga papeles, mapabayad ko lang ako. Oops ka na ako man ah. Na ikaw, pag-abroad ka kay Pertesi, mo ka gastatura. Ay, wala na siyang masakay. Ay, boss, okay na siguro ha, malakat ha. Ay, malakat ka, boss. Ay, secure lang ka. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paghihirap. Lahat tayo ay sinusubukan lamang ng panahon kung paano ba tayo aahon. Ika nga ang buhay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibabaw. Pero buhay ng iilan sa atin ay parang sirang kariton. Paano pa aahon kung wala na ang pag-ikot? Paano pa makakaabot sa ibabaw kung sa mismong buhay natin ay may nakastusok na pagsubok? Halos hindi natin kayang nagpasan at hayaan na hanggang dito na lang, na huwag nang sumulong sa ikot ng buhay. Sa paghahalin tulad na ang buhay natin ay parang jeep, kahit saan man tayo patungo ay makakarating. Kahit anong unos man ang dumating, katulad ng mga pasaherong mainipin, dapat pa rin tayong maging pasensyahin. Ngunit huwag sana nating kalimutan na irespeto at intindihin ang mga dahilan ng bawat isa. Lalo na kung hindi naman talaga natin alam ang dahilan sa likod ng bawat istorya. Iwasan nating mainip sa paghihintay, kagaya ng paghihintay sa tamang oras. Huwag tayong magmadali. Baka din natin alam, may mga importanteng bagay na hindi natin namamalayan ay atin na palang napag-iwanan. Alalahanin natin na Diyos ang may alam sa kung ano ang eksaktong panahon na sa atin ay naghihintay. At sa patuloy na pagtaas ng mga presyo, e patuloy pa rin tayong lumaban at patuloy na bumabaka sa hamon ng buhay. At sa mga nakakataas, naway mabigyan ito ng solusyon upang mabawasan ang iniindang kahirapan ng bawat isa. Kahit sa pagbaba lamang ng presyo, upang sa ganito lang ay ang ating bulsa ay mabawasan ng pag-inda. At makapag-umpisang mag-ipon upang sa hinaharap ay mabuti na ang paghinga. Ngunit parang wala ng pag-asa at paano pa makakahinga sa hinaharap kung sa patuloy na pagtaas ng bawat presyo ay talo ka na.